Hello mga kateknik. Panibagong trabaho. Panibagong vlog. Mga kateknik. Yan. Meron tayong maliit na refrigerator. Bago ang lahat mga kateknik ay mag-like, mag-subscribe at i-share na rin ang aking mga video. Pindutin na rin ang notification bell para sa susunod kong mga video. Mga kateknik, bali simulan natin ito sa pagbalik ng kanyang compressor. Mga tube connection niya, yung wiring connection, yung kanyang mga lock tsaka yung mga tornilyo. Yan. Bali, pininturahan natin ito ng bago itong ilalim na ito, itim, para hindi gaano pansin ng mga kalawang. Bali, itim ang kulay lang. Yan, mga kateknik. Pagkatapos nito nang mag-connection tayo ng mga tube nito, lilinisan natin ito ng prion gas. At dahan natin ito ng prion na 134A. Yan, yan ang gagawin natin dito sa maliit na itong refrigerator. Yan. Mga kateknik, sa paglagay ninyo ng charging line, medyo eksyan nyo lang para hindi siya mapilipit, masira. Itong charging line, manipis yung copper tube niya, kaya dapat medyo maiksi lang ang pagkaputol. Yan, mga kateknik. Ito naman ating mga yung connection dito sa dryer niya, filter dryer. Yan, mga maiksi din. Kasi pag tapos na malinisan ito, ibabalik uli yung welding type na dryer dito sa maliit itong refrigerator. Pero sa ngayon, pansamantala, lalagyan muna ito ng filter dryer na panlinis. Yung pag mayroon siyang bara, madali lang siyang tanggalin at linisan at palitan ng silica gel. Yung silica gel, yun ang mag-ano nung tubig, mag-absorb. Para yung filter naman, para hindi naman pumasok na uli ang dumi doon sa evaporator. Yun ang temporaring dryer nito. Kaya bali, lalagyan natin ito ng temporaring dryer. Ngayon, pag malinis na siya, wala nang oil na nagpapamping, wala na yung tubig at yung mga maliliit na dumi. Yan, saka natin ibalik yung ano, yung kanyang dryer na welding type. Yan, mga kateknics, sa pag-flare nyo pala ng copper tube, medyo habaan nyo ng konti at pukpukin ito hanggang lumubog yung gitna ng copper tube. Hindi ninyo pinalubog yung dulo ng copper tube. Manipis. Ang labas nyan, baka magpumping pa yan. Pero pag ilinubog nyo yung gitna ng copper tube, yan ba, titibay siya. Medyo kakapal yung copper tube. Yun. Kateknik. Yan lang ang magandang pag-pipler ng ano, ng copper tube. Shoutout pala dyan sa mga OFW na nagtatrabaho dyan sa ibang bansa. Marami na rin palang nanonood ng aking mga video na mga OFW. Shoutout sa inyo. Yan. Sana masaya kayo dyan sa ibang bansa. Uh,
Marami nyo mga ka-teknik. Itong pagdudugtong ng bakal sa kaitong kapertsong, kailangan yung bakal, linisan nyo na ng maayos para dumikit yung kapir. Yan mga ka-teknik, pa-support naman ng YouTube ni Dan Dank TV. Yan. Busy siya sa pagluluto sa araw-araw. Yun, ang bali ang kanyang mga vlog pagluluto. Pati kay Troubs, kay Troubleshooter, pa support ng YouTube nila. Yan mga ka-teknik. Shout out diyan kay Ramon Garay sa Maynila, sa Padilla. Yan. Palaging nanonood ng aking mga video at nag-share. Yan. Shout out man diyan sa Lucina. Saka diyan sa may bandang Candelaria kay JC saka Kibin. Pati kay Insan na Joseph Nagaray. Si Purman Jere. Mga ka-teknik, sa pag-ayos nyo ng mga freezer, refrigerator, mas maganda talagang gamitin ng acetylene. Yan. Sigurado ang init niya. Mahirap naman ngayong medyo malapad yung init niya kasi nasusunog yung ilalim ng mga freezer tsaka refrigerator, kaya talaga mas maganda pa rin gamitin ang acetylene. Yan mga ka-teknik. Mga ka-teknik, yun para si Dandang, matibay pala yung lumuto ng yung green pagi. Sinasawgan niya ng daing, yung kung tawagin dito sa amin yung surahan, at saka marami yung gata. Nako, talagang napakasarap. Masarap siyang magluto. Yan mga ka-teknik, diyan sa may Bukana. Pag nagkita kami niyan ni Japper Sniper, pakakainin ko yan ng yung green pagi dito sa amin na mayroon sahog na yung tinatawag sa amin dito ng surahan. Talagang masarap ang pag yun ang isinahog mo sa green pagi. Yan. Ka-teknik. Mga ka-teknik, ay ang nakakalam ng green pagi na yan na sinasabi ko ay si Remy TV. Yun. Galing yan dyan sa kanyang farm. Dyan sa may Takulod. Yun green pagi yan. Siyang palaging kumukuha niyan sa araw-araw yata linuluto niya yan. Mga ka-teknik, bali maglilinis na tayo ng eyesight. Lagyan natin ito ng Freon, sabay bugahan natin ng hangin. Ito parang hangin na ibubuga nyo dito. Bali compressor lang gamitin nyo. Basta medyo mataas lang yung PSI. Mga 200 PSI ganyan. Yan, mga ka-teknik. Kasi yung kwan, yung tubo nito, di naghihinang tayo ng tubo, naiinit. Bali mayroon natatanggal sa loob. Ngayon, pag binugahan nyo ng hangin, sabay linagyan pa ninyo ng Freon, talagang aalis yung kwan, tanggal talaga yung kalawang niya sa loob. Kung mayroon tirang kapila oil,
saka yung mga moisture, yung kalawang nung kapir, tanggal lahat yan pag binugahan nyo ng hangin, saka lagyan nyo ng ano, ng prion gas. Yun, mga kateknik. Shout out sa mga inventor ng Pilipinas. Sana wag tayong masawa sa katutuklas ng mga iba pang mga technology. Yan. Sa lahat ng mga technicians, shout out. Yan, kay Remit TV. Baka makakuha ka dyan medyo malaki-laking isda. Ito yung talakitok na yun. Dalhan mo ako dito at bilhin ko sa'yo. Parang makatikim lang tayong sinabawan na talakitok. Ang galing dyan sa may bayan ng si Roma. Pag galing kasi dyan ng isdang malalaki, talagang medyo masarap. Yan, mga kateknik, bubugahan na natin ito ng hangin. Yan. Para balinisan na. Bari matingnan nyo at nalabas dito yung mga dumi. Yung uwil. Lalabas yan dito. Yan, lumabas na siya. Yan. Kateknik. Kung hindi pala madada sa isang lagayan, pwede ninyo naman na lagyan uli hanggang sa malinis na talaga siya. Pero pag yung malinis na siya, mga isa lang, isang lagay lang, yun na, pwede na. Yan ang kateknik. Mga kateknik, dito sa aking shop, all around tayo dito. Halos lahat ng ano, inaayos ko dito. Mag-generator man, TV, yung mga refrigerator, air conditioning. Gumagawa rin tayo ng mga maliliit na ice plant. Pati yung kuwan mga kateknik, CCTV, nag-install din tayo dito. Yan na mga ano ko dito. Mga ginagawa sa aking shop. Sa ngayon, nasa ano ako ngayon, nasa puros mga refrigerator ang inayos ko sa ngayon. Dami nagpapayos kasi sa summer na. Tag-init na. Kaya siguro ko dami nagpapayos ng mga refrigerator. Mga kateknik, sa pagpuputol nyo pala ng capillary tube, siguradahin yung hindi talaga ito maipit. Oras na naipit nyo ito, talagang magbabara talaga ito. Babara siya ng babara. Kaya dapat siguraduhin nyo talaga na yung butas nyo talaga buong buo. Kasi kunting tupi lang nito talaga sa dulo, medyo mabilis itong mabara.
Shout out pala dyan kay Emerson Saga. Yan. Dyan sa may Haring Kanaman. Kansor. Yan mga katiknik. Bali, lalagyan natin ng temporaring filter dryer na mayroon silica gel sa loob. Temporary muna kasi ito dryer na ito. Bali, pag nababara ito ng dumi, tatanggalin, lilinisan, babalik ang silica gel. Kung medyo maliliit na yung silica gel, papalitan ng bago. Yan, yan ang nagagawa nitong filter dryer na ito. Pag naubos na yung bara, wala, hindi na nababara at wala ng tubig sa loob. Kaya kung mayroon man yung mga uwil na nagpumping, yun, saka naman ito papalitan ng ano, nung dryer talagang pampirmaminti na. Yan yung mga katiknik. Kaya dapat kung nag-ayos talaga ng ano, mayroon ka nito. Kasi pag yun kagad na bagong dryer, yan, pag nababara, sayang, tapon, bara, tapon. Pero kung mayroon ka nitong napapalitan, oh, mas maganda, hindi ka, walang ganong gastos. Katiknik. Katiknik, bali, nasa ano na tayo, wiring, pagbabalik ng wiring. Ngayon, itong tip ko lang sa inyo ng pagbabalik ng wiring, kailangan sa ano, medyo talagang linisan yung mga terminal, yung overload niya, yung starting relay, yan, medyo talaga linisan, pahanginan para matanggal yung alikabok niya sa loob, saka yung may mga konting moisture niya, medyo matanggal. Yan. Bali, pagkatapos nito, magkakarga na tayo ng preon na 134A. Yan yung mga ka-technique. Shout out sa lahat ng mga refrigeration technician. Yan mga ka-technique. Bali, mag kakarga na tayo ng preon. Yun. Again na natin itong naglalagay na tayo ng manifold. Yan, self vacuum ang gagawin natin dito. Kasi ano pa lang ito, mga ka-technique, bali maglilinis pa lang naman tayo ng loob ng ano, ng mga pipe niya. Mga siguro ko mga isang oras, kalating oras, bali tatanggalin ko uli ang ano nito, ang dryer para linisan, balik uli, takay balik. Yan yung ka-technique. Kaya yung vacuum natin ito, self vacuum lang muna, yung compressor lang muna ang magbabacuum kung sa kanya. Kaya kakarga natin ang preon.
Itong filter dryer na ito, mga ka-technic, bali in-improvise ko lang ito. Ginawa ko lang, improvise lang. Kasi pag ano talaga, pag yung audio mabilis pa siyang maano, mabara. Pag maganda na yung ano, takbo, wala nang dumi sa loob, walang ano, yan. Lalagyan natin ng bagong dryer, yung mayroon silica gel. Yan ang ka-technic. Huwag natin kalimutan na hindi tayo maglagay ng flow. Kahit konti lang maglagay tayo. Yan. Para mainit yung ating prion. Mainit palagi. Hindi tumigas. Sobra kasing ano, sa sobrang lamig din, tumitigas din itong preyo na ito eh. Yan, mga ka-technic. Yan, ikpitan yung kwan. Pag nag-negative na yung ano, yung gates, yung low sight, pag negative, ilagay ninyo yung kapilyari saka higpitan ninyo ng todo para walang singaw. Kasi itong paka-clear natin ito, kahit na higpitan nyo ng todo, hindi siya maano, masisira. Gawa ng dubli yung paka-clear natin, dubli yung dulo ng copper tube. Kahit na higpitan nyo ng todo, lalot na yung kwan, paglagay na ng ano, yung pinaka final na dryer, talagang higpitan nyo na. Yan. Higpitan nyo na ito daw, mga kapatid. Charge muna tayo hanggang sa positive 5 lang. Ayan. Positive 5. Medyo silat-silatin natin yung ano, yung high side niya. Dapat kasi uminit 'yan eh. Uminit siya. Para makuha natin kung talagang mapasok na yung preyon, saka gumana pa yung compressor, yung pinaka yan. Medyo kukuha kung umiinit na siya. Yan, ka-technic. Shout out kay Chin Chin. Saka kay Duday, kay King. Yan, malapit na. Na ano natin. Parang okay na siya. Lalamig na ito. Mag-yelo na. Yan na, ka-technic. Mga isang oras na ito, maglilinis naman nun tayo ng ano, ng dryer.
Siguro ko tips ko niyan lang sa inyo mga ka-technique, mga siguro mga tatlo, apat na palinis-linis ng dryer. Pwede na. Pwede nang maglagay ng permanent dryer. Mga apat na papalit-palit. Yan, mga ka-technique. Hanggang sa susunod na vlog at mga video. Yan. Hanggang dito na lang mga ka-technique. Thank you.